po mga kaulala, andito na naman po tayo muli upang ipagpatuloy po natin ang ikalawang yugto ng buhay ng ating kapatid na si Myrna. Mga kaulala, maraming salamat po. Ito na po at ating abangan at subaybayan kung ano nga ba ang pangalawang yugto ng kanyang buhay na ibahagi sa ating lahat. Tara na mga kaulala, sabay-sabay po natin pakinggan kung ano nga ba ang kwento ng ating kapatid na si Myrna. Dear Inday, una po sa lahat ay nais ko pong batiin ang lahat ng mga tagapakinig ng iyong programang DJ Olala. Eto po ako ngayon, Inday, at muli ko pong isalaysay ang pangalawang yugto ng aking buhay dito sa iyong programa. Maraming taon na ang lumipas, Inday. Sa hindi ko inaasahang pangyayari sa buhay ko, na ang sabi ko noon ay hindi ako iibig at mag-aasawa pa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, Inday, may isang lalaking nagtiyaga at nagpursige upang masungkit ang aking puso dahil na rin sa aking mga kapatid na lagi nilang sinasabi sa akin na kailangan ko ng mag-asawa at makabuo ng isang pamilya na mayroong gagabay at mag-aalalay sa akin balang araw. Nakilala ko si Gabrielle, Inday. Siya yung lalaking nagtiyaga at nag-iresponsabling manliligaw ko, Inday. Actually, may edad lang ako sa kanya. Halos 2 years ang gap namin dalawa. Medyo alanganin kasi sabi ko matanda na ako sa kanya at siya ay medyo bata pa. Dahil sa nakitaan ko naman siya na medyo mabait naman si Gabriel, ay tinugon ko ang kanyang kagustuhang na maging kanyang kabiyak, Inday. Ayun na nga at ikinasal na kami at nagkaroon kami ng 2 anak, Inday. Naging masaya at maayos ang aming pamumuhay sa araw-araw. Wala kang maririnig na kung ano-anong hindi maganda sa buhay namin. Puro kasiyahan. Yung kanyang trabaho naman ay stable naman siya. Naging maayos naman ang kanyang trabaho, Inday. Yung pangailangan sa bahay ay natutustusan niya. Dahil sa ayaw naman niya akong patrabaho. Dahil mas gusto niya na nasa bahay lang ako at bantayin ko at alagaan ang aming mga anak. Nung kinasal kami, Inday, bumukod na kami ng bahay mula sa aking mga kapatid at sumang-ayon naman ang aking mga kapatid doon. Pero sa akin naman, parang ayaw ko sana dahil mas gusto ko pa rin nakikita ang aking mga kapatid at nagagabayan ko, lalo na ang aking mga pamangkin. Pero dahil iba na ang sitwasyon, heto kami ngayon at nagbukod ng bahay upang malaman namin kung ano nga ang buhay mag-asawa. Sa paglipas ng maraming taon, Inday, may hindi inaasahang pangyayari sa pinagtrabahuan ng aking asawa. Iyon ay nadamay siya
sa pagkatanggal ng kanyang trabaho. Simula noon, Inday, nakitaan ko ng kakaibang ugali ang aking asawa. Na para bang lagi siyang balisa, lagi siyang aligaga na hindi ko ay maintindihan. Pakiramdam ko, mainitin ang kanyang ulo. At hindi niya rin naiwasan na ako'y kanyang masigawan, Inday. Minsan pa, muntik na niya ako mapagbuhatan ng kamay. Pero yung lahat ng noon, Inday, ay aking inintindi. Dahil sabi ko, baka dala lang yun ng kanyang emosyon dahil sa kanyang trabaho na kung saan wala na siyang work, Inday. Kahit gaano pa ang pagkikisuyo niya sa kanyang boss, ay walang nagawa ang kanyang boss. Naging malungkot at hindi ko maintindihan ang ugali ng asawa ko, Inday. Alam ko na doon lang kami umaasa sa trabaho niya na yun. Doon sa kanyang sahod, doon namin kinukuha lahat ng mga financial na aming nakukuha, na aming ginagastos sa araw-araw. Although na hindi naman kami nagbabayad ng bahay dahil sarili namin yung bahay, pero yung mga araw-araw namin ng pangailangan ay siyang gumagawa ng paraan. Simula nung Inday, natutong mag-alak at sigarilyo ang aking asawa. Lagi kong sinasabi sa kanya, bakit humantong sa lahat? Gayon naman na maraming paraan upang makaraos tayo. Yun ang sabi ko sa kanya. Bakit mo masyadong dinidibdib? Gayon, maaari naman tayo makapaghanap ng panibagong trabaho. Pero hindi niya ako pinaniniwalaan, Inday. Dahil mas pinipilit niya na mas gusto niya ang trabaho ngayon kaysa humanap pa ng iba. Sa puntong yun, Inday, mayroon pa akong napakagimbal na natuklasan na nagpagimbal sa aking kaisipan, nagbigay ng takot sa aking natuklasan sa aking asawa, Inday. Ayaong nalaman ko na lang na nasangkot ang asawa ko sa pinagbabawal na gamot. Laking gulat ko yun, Inday, kung paano at saan, kung kailan nangyari ang ganoong sitwasyon. Na alam ko naman sa sarili ko na hindi niya kayang gawin yun. Pero bakit? Bakit ganun na lang? At hindi nga nagkamali ang lahat ng mga haka-haka, mga chismes na nakakarating sa akin. Iyon ay lahat ay may katotohanan. Lalo na nung nakita ko ang aking asawa na minsan iba ang kanyang mga paningin na parang matapang, balisa, mapula. Pero yung lahat ng yun, hindi ko yun inintindi. Hanggang sa nabalitaan ko na lang, Inday, yung araw mismo ng kanyang kaarawan ay nagdaos sila ng kanyang barkada.
labis ang kaba ko nung naramdaman na yun. Dahil parang mayroong kakaibang hindi magandang pangyayari. Ngunit, mapagpiro ang tadhana yung tay. Yung araw ng kaarawan niya mismo. Doon din siya binawian ng buhay. Sa kanilang ginanapan na okasyon ni Tay. Ang sabi sa akin ng laban raw ang asawa ko, kaya naman hindi sinasadya. Binaril siya ng kawalang kaawa-awa. Pulis na yung hintay. Ngunit hindi man daw siya natamaan, pero mayroon isang estrangherong lalaki na yun ang nagpatumba sa asawa ko. At kung saan, doon napuruhan ang asawa ko, hintay. Masakit ang balitang yun sa akin, Tay. Dahil paano na kami? Paano na kami ng aking mga anak? Gayon, maliit pa ang aming mga anak. Pakiramdam ko noon, bakit hindi ko maramdaman ang lungkot at awa sa sarili ko? Yung lungkot at awa, yung pagkawala ng asawa ko. Pakiramdam ko, para akong nakawala sa isang tinik na kung saan sa mga pinagdaanan ko sa asawa ko, para akong nakalaya, hintay. Buong buhay ko, yung pagtitiis ko mula sa mga kapatid ko, ay sobra pang naramdaman ko dito sa aking asawa. Ang hindi alam ng aking mga kapatid na napagbubuhatan ako ng kamay ni Gabriel. Ang buong akala nila ay sobrang santo ang asawa ko. Dahil nga kakaiba ito kapag kaharap nila. Sobrang magalang. Pero bakit ngayon, mukhang hindi ako nalulungkot? Nung nawala siya ay Tay, hanggang sa lumipas ang mga buwan, ay napag-isipan kong mag-ayos ng aking cabinet. Habang abala ko sa pagliligpit ng mga gamit namin ni Tay, ay nakita ko ang isang kapirasong papel na kung saan ang nakasulat ay salamat at ako nang bahala sa iyong kapatid. Lahat ng yun ni Tay bumalik sa aking kaisipan na lahat ng yun ay bumalik sa aking kaisipan ni Tay. Lalo na yung lalaking kailanman ay hindi ko nakilala. Yun ay yung estrangherong lalaking nagbigay ng buhay para sa aking kapatid. Lahat ng yun, bumalik sa alak ko ang mga pangyayari. Ayaw makalimutan ng aking kaisipan. Hindi ko rin minsan maiwasan, maisip kung kamusta na siya, kung magkikita pa kaya ka. Kinuha ko yun, hintay, yung papel na yun at niyakap ko.
Kaya naman nagdesisyon ako na pagdating ng araw ng Linggo ay muli akong babalik doon sa simbahan na kung saan doon kami nagkita ng lalaking iyon. At tinungo ko nga yung Inday. Nagsimba ako at hindi ako umalis. Inabutan pa ako ng halos isang oras na nakaupo doon, pero hindi talaga ako makapaniwala, Inday. Dahil sa munting kahilingan ko ay mayroong isang lalaki muli na naman lumapit sa akin at muling nagpakilala kung sino siya. At yun na nga, Inday. Muli kami nagkita ng lalaking estranghero. At ang sabi niya sa akin, kamusta na raw ako. Kaya naman sinabi ko sa kanya kung kamusta na rin siya. Yung mga panahon na yun, Inday, yung nagkita kami dalawa ay wala na siyang suot na salamin, pero nakasombrero pa rin siya. Napakadesente ng kanyang kasuotan. Ang mga matang mapupungay na pagmasdan ko, Inday. Mga ngiti na kay ganda pagmasdan ay nagsilayan ko yun, Inday, mula sa kanya. Nabigla ako sa kanyang inamin, Inday. Tinanong ko siya kung bakit, kung bakit siya bumalik rito sa simbahan na ito. Ang sabi niya sa akin, hindi naman daw siya nawawala. Nandito lang daw siya sa tabi-tabi dahil nga taga rito siya. Ayun na nga, Inday. Napag-usapan namin lahat ng mga nakaraan namin. Ang saya ng kwentuhan namin. At hindi ko pa alam na alam niya pala ang nangyayari sa buong buhay ko. Niwala pa akong asawa hanggang sa nagkaanak, hanggang sa nagkaasawa ko, Inday. Ay alam na alam niya. Hanggang sa yung nangyari sa asawa ko ay alam na alam niya. Gumawa lang daw siya ng timing para makakilala niya ako muli at makita niya ako. Ang buong akala niya, hindi ko rin daw siya makakausap. Eto na, at nakakausap na nga namin ang bawat isa. Although na hindi na rin kami pwede dahil mayroon na rin siyang sariling pamilya. At ako naman ay mayroong mga anak na kung saan kami ng mga kapatid ko ang siyang magkatuwang sa lahat ng bagay simula nung nawala yung asawa ko, Inday. Humingi ng tawad sa akin si Michael, Inday, na kung saan siya yung estrangherong lalaking yun at Michael ang kanyang pangalan.
Hindi daw niya intensyon na sirain ang buhay ko. Kaya nagsisi raw siya kung bakit. Kung bakit naghanap pa siya ng kapalit. Imbis na tumulong, pero nagkaroon pa ng kapalit. Pero ang sabi ko sa kanya, tapos na yun. Huwag na nating balikan ang nakaraan, ang mahalaga, ang present. Na kung saan lahat ay nakikita naman natin, naging maganda ang resulta. Nagkaroon kami ng closure ni Michael. Kaya naman hintay, nagkaroon na kami ng closure ni Michael. Nagpasalamat ako sa kanya at gayon din siya sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabihan niya akong mag-iingat raw ako palagi. Kasi kahit kailan, hindi raw siya nawawala sa akin. At inamin pa niya sa akin na minahal na raw niya ako simula nung araw nung nagkita kami dalawa. At lalo na nung nakuha niya lahat sa akin. Laking panghihinayang ang kanyang naramdaman nung mga panahon na yun, na hindi siya naglakas loob na ako'y kanyang maging kabiyak. Siguro nga ay hindi kami para sa isa't isa, intay. Kaya tanggap ko yun kung ano man ang desisyon ng bawat isa sa amin. Tumulo ang mga luha ko, intay. Dahil sa pag-uusap namin ni Michael, ay sobra akong masaya na muli ko siyang nakita at nayakap. Gayon din siya sa akin. At yun na nga at nagpaalam kami sa isa't isa. Nung uwi ako ng bahay, intay, hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman, kung ano yung aking reaksyon nung nakita ko ang aking kapatid. Ang kapatid ko, yung bunso naming kapatid, intay. Kasi naman iniwan ko sila kasama ng aking mga anak. At siya ang nagrepresenta na magbantay habang wala ako. Pero yung tagpong yun, ay kinabahan ako. Kasi bakit hawak-hawak niya ang aking diary kung saan nakatago yun sa cabinet? Dahil ayokong may ibang makakita, kaya naman may nabuti kong iligpit mabuti. Pero bakit hawak-hawak niya? Hawak-hawak ng kapatid ko ang diary na yun, na kung saan lahat ng mga pangyayari sa buhay ko ay naruroon, intay. Biglang tumulo ang luha ng aking kapatid. Dahil hindi ko siya inimikain. At bigla na lang siya nagsabi sa akin kung totoo nga ba ang lahat na nakasaan doon sa diary na yun, intay. Yung una, hindi ako kapagsilta dahil sa nagulat ako sa kanyang mga katanungan. Sunod-sunod ang lahat ng katanungan na meron siya, intay.
At yun na nga, hindi niya ako pinigilan hanggang sa gusto niyang malaman ang katotohanan, Intay. Doon ko sinalaysay ang lahat. Ang lahat-lahat. Niyakap niya ako at umiyak. Sobrang iyak. Ang ibinuhos ng aking kapatid. Hanggang sa naabutan kami ng isa naming kapatid na galing sa trabaho. Nagtanong siya kung bakit daw at ano nangyayari sa amin. Kung bakit daw ako umiyak, gayon din ang bunso namin. Hanggang sa ikinuwento ng bunso namin ang pangyayari. Doon na muli, nung umpisa, tumulo na rin ang luha ng kapatid ko. At niyakap nila akong dalawa, Intay. At nagpasalamat. Nahihiya. Halos hindi makatingin ang kapatid ko sa akin. Dahil sa ginawa kong yun. Niyakap. At nagyakap at nagyakap kaming lahat, Intay. Nangako ang mga kapatid ko na simula ngayon, sila na raw ang bahala sa amin, Ina. Ibibigay daw nila yung best. Dahil sobra yung pagsakripisyo. Na aking ipinamalas sa kanila. Nais raw nila masuklian. Ang lahat ng iyon. Napangiti ako sa desisyon ng aking mga kapatid, Intay. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanila. Dahil sobrang bait nila, Intay. Akala ko noon, hindi ko kayang mag-isa. Pero kaya ko pala, Intay. Isa akong matapang na babae na kahit ano ay kayang suungin upang maibigay ang kailangan ng aking mga mahal sa buhay. Kaya mga kaulala, Intay, maraming salamat po. Naway na unawaan niyo na naman at naintindihan ang kwento. Naway marami ka pang ma-inspire at makarelate sa bawat kwento na aming mapapakinggan. Kaya hanggang dito na lang muli ang aking sulat, mga kaulala. Nagmamahal, Mirna.